naman, gagawa tayo ng ube champurado. So, napakasimple lang nitong gawin at masarap na pang breakfast at masarap din pang merienda. So, ito yung mga ingredients natin. So, we have a malagkit o sweet rice, 3 cups. So, hugasan natin ito, tapos lalagyan natin ng tubig ng half. Then, this one, ube jam, ube flavoring, condensada, coconut milk, ebop, then this one, it's optional, yung ube flavoring, this one. So, kung wala kayong gatang gagamitin, pwede din naman fresh milk ang ilagay natin. So, depende kung anong gusto ng panlasa nyo. Okay? So, let's start! So, i-wash muna natin yung ating milkshake. Yung sweet rice na gagamitin natin. Para lang tayo nagsasahin, nilagyan ko lang ng cover. Tapos, hintay lang natin kumulo. Tapos, halo-haloin natin. Tapos, tsaka natin gawin yung second step. Tsaka natin. Ayan. Ganito na siya. Medyo kumulo na. Haloin natin para hindi manikit sa casserole yung ating ube champurado. So, pwede na tayo mag-add ng coconut milk. This time, pwede na tayo maglagay na ube jam. So, kailangan mix na mix siya para magkakitin natin yung isa para mas pwede. So, para madulog natin yung ube jam.
natin, important is sa ube champurado or any champurado na lagi natin hinahalo. Kasi pagka once na hindi natin nahalo, maglilikit siya sa kaserola. Dalugin muna natin yung ating ube champ. Para hindi siya buo-buo pagka kinain natin. Condensed milk ang nilalagay ko, hindi sugar. So, depende sa inyo kung gano'ng ka-sweet ang gusto nyo sa champurado. Kung nakukulangan pa kayo sa tamis, kasi maglalagay naman tayo ng ibang milk on top. So, pwede kayo mag-add ng sugar pa or powder milk. Then, kung gusto nyo na makulay na makulay pour of over ube yung ating ube champurado, pwede tayo mag-add na ube flavory or sorry natin ng cover ulit in a low heat mga 5 minutes tsaka natin siya titignan kung okay na sa tamis, sa gata and yung rice ko malambot na. Finished product ng ube champurado. So, happy cooking and happy eating!